advantage ba siya na yung language, mas nakakapag-usap kayo? Oo, sa tatlong boys, si Mateo yung talaga nakakausap ko. Kasi si Mateo madaldal eh, lalo na pag nagbibisaya siya. So, pag nagbibisaya siya, binibisaya niya ako. Binibisaya ko rin siya, so tuloy-tuloy na. So, yung mga tao sa paligid namin, ayan, nag-i-inchip na naman kayo. Thank you, Glyza. We have a question from Rayma Debeza of ABS-CBN News.com. Hi, Kim. Congratulations. Thank you. Kim, ang role ko dito may lalaki, si Juan. Paano yung boses nito? Kasi sa nipis ng boses mo, paano mo ginagawa ngayon? Kaya ako. Sample daw. Ay, pare, gusto. Mababa. So, Kim, ano to? Ikaw na yung nag-ano talaga? O may nagturo, o may ginaya ka? Okay? Ang dami kong pinanood na ganong movie. Yung babae na nagpanggap na lalaki, na babae na naging lalaki. So, ang dami kong pinanood. And sa dami nila, ang dami ko nang natututunan. And ang dami kong nakukuhang tips para gampanan yung role ko na ito. Isa sa sikat na serye, yung Coffee Prince, nanood ka ba nun? Coffee Prince, hindi. Hindi. Yung ano na lang, Kim, kasi siyempre, pag lalaki ka, wala kang dibdib. Paano yun? Talagang binibenda siya ng bendang benda na konti na lang yung hinga mo, yung hindi ganyan. Ganyan lang. Basta yung hininga mo konti lang kasi ang sikip-sikip na, tapos ang init-init pa, and sobrang masakit na kapag gumalaw-galaw ka ng todo, parang sakit-sakit. So lagi ka lang nakaganyan. Oo, hindi ka ba concerned dun kasi di ba hindi maganda naman? Hindi naman. And okay lang naman yun. And pag take lang naman namin binibenda, tapos pag cut na, tinatimpli na. So tingin mo ba worth it yung ginagawa mo ngayon para sa show? Sana, oo, tinatry ko naman yung full effort ko, 100% effort ko para mapaganda ko tong show na to. And masaya ako dahil binigyan ako ng ganitong chance and ganitong klaseng tiwala ang binigay nila sa akin. Siyempre gagampanan ko yun ng kung anong kaya kong ibigay, kung hanggang saan ko kayang gampanan, kung hanggang saan ko kaya, kung anong kaya kong gawin, gagawin ko. Kim, you're the best, Primetime Princess, kamusta naman? Ang nakakahiya. Pero parang ang sarap pakinggan, ang saya dahil ang tagal ko lang hindi mababalik sa primetime. Tapos babansagan ako ng ganyang tawag. So parang ang saya and mas nakaka-inspire para sa akin na parang ang sarap pakinggan, ang sarap umarte, ang sarap gawin yun. And ang sarap dahil ang daming taong nag-aantay, nag-aabang sa paglabas ng Beyond the Girl. Thank you, Kim. Congrats. Salamat po. Thank you, Rayma. From Push.com, P. Jazz. Hi, Kim. Hi. Since yung friends ka lang with yung three leading men mo, you think it's an advantage na walang mas ngayon ba sa sitwasyon mo ngayon, mas maganda yung walang romantic feelings involved with your co-workers? Oo, sa ngayon, syempre yun na muna. Hindi ko pinaplano na juwain yung isa sa kanila. Pero basta masaya kami and masaya kami sa set and hindi pa kami ganun ka-close. Siguro habang tumatagal yung taping namin, mas magiging close kami and mas magiging strong yung bonding namin tatlo. And hanggang dun na muna, trabaho muna kami, focus muna kami para mas lalong mapaganda yung show na to. Pero in real life, sino yung siguro sa mga guy friends mo na pinaka-close mo ngayon? Si Enshon kasi parang yung mga ibang fans na tatanong sila na lagi mong nakakasama, or may iba pa ba? Si Jason Avalos. wala naman. Sa ngayon, masaya ako na sa single
mas single ako, mas na-enjoy ko yung maraming bagay, and yung kay Enchong, magkaibigan naman kami, tagal na namin magkaibigan, may girl days pa lang. So, close naman kami, and minsan lumalabas siya kasama namin nila Maha. And yun, masaya naman ako, and ina-enjoy ko muna yung buhay na ganito. Pero ngayon, since medyo mas marami ka naging friends din na guys, yung mas naging open, ikaw, ngayon ba meron ka ng parang nakaset sa isip mo na ay, ganito yung ideal guy ko? Nag-iba ba? Or paano na yung gusto mong hinahanap mo sa isang guy? Sa isang guy? Ayoko na kasi mag-set ng ano, ng ayoko na mag-set ng kung ano itsura niya, kung ano ugali niya. Doon na lang kung sinong may spark, kung syempre dapat cute naman siya or tsaka gwapo. Ayoko na. Sana yun man lang. Tsaka gusto ko yung aalagaan ako, mamahalin ako, and mabait sa akin. Yun. Tsaka syempre oo, family. Sila Miss Pai, Miss Ai, and si Tita Gina. Sila yung tatlong taong parang nilook up ko sa show na to. Dahil ang dami nilang tinuturo sa akin, ang dami nilang sinasabi, uy, anak, huwag ganito, dapat ganyan ka. Tapos sila Tita Gina, sabi, uy, ano ka ba? Ganito yung suot mo. Dumihan mo ng konti yung mukha mo. Mga ganun. So parang natutuwa ako dahil nakasuporta sila sa akin and inaalalayan nila ako sa mga eksena. Sabi, uy, dito, pumunta ka dito tapos isigaw mo yan, ha? Parang ganun. So parang saya-saya and napaka-certy ko na kasama ko sila sa show na to. For my last question, gano'n kayo katagal nagsushoot nung My Beyond the Girl? And wala bang yung parang hindi ka na ba na kinakabahan nung una-una kang nag-take for your first shooting day? Una, kinabahan ako, and nahirapan sila Direk Malo. Kasi tomboy-tomboy yung jade na role eh. Astig, maton. Eh, medyo mahinim na akong konti, ganyan. And mahirap lang kami dito. So, parang pag nakaangat yung paa ko, pero yung kabilang paa ko naka-point. Sabi, ano yan? Kap! Kasi naka-point. Diba, Direk? So, naka-point yung paa ko. Nagiging girl. So, parang sa tiyaga naman ni Direk sa akin, maganda naman yung kinalalabasan. And sana magustuhan niya ng mga tao. Gano'n na katagal? Para sa Guten, we have Direk, Tito Arnel, our executive producer. 2.5 months na kami nag-take. Thank you. Ito, meron ding spark, Kim. Si Jocelyn Sancon. Demokulangan! Ang tabi ko sinasabi!